Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Connor. So we are on our fourth week of quarantine here in Manila. So right now, to give you tips on what to do, kasi the government extended the lockdown until end of the month, or maybe there's a possibility na mag-extend pa siya until June. So since marami tayong time, ano ba ang pwede natin gawin during quarantine period? Okay, so from USA Today, they listed 100 things to do during quarantine para hindi ka mag-board. Okay, so are you ready guys? Let's start. Okay, number one, complete a puzzle. Yan. So the na puzzle, mas maganda. So hindi lang dahil bored ka kaya ka magpapuzzle, kundi it also enhances your critical thinking on how to put pieces into a great masterpiece. Yeah. So that's number one. Complete a puzzle. Number two, start a journal or blog. Yan. So kung mahilig ka magsulat, so pwede kang gumawa ng diary mo ng ginagawa mo araw-araw pag-quarantine, or like me, I started vlogging. Yeah. So pwede kang gumawa ng iyong YouTube channel katulad nito. Okay? Number three. If it won't bother daw ng mga kapitbahay mo, so pwede kang maglinis ng bahay mo, tanggalin mo lahat ng alikabok. Yan. So, makakabuti yon para yung mga germs, mga bakterya, maalis sa pamamahay mo. Ibig sabihin nun, maglinis ka. Yan, maglinis ka. Okay? Number four. Text all your exes. Yan, kung marami kang ex, text mo daw sila. Bakit mo sila iti-text? Para kung meron ka pang gustong sabihin o may mga excess baggage ka, so this is the time na pwede mong iparating sa kanila yon. So, pero dyan sa mga walang ex at hindi pinagkajowa, skip nyo na lang yung number 4. Okay? Number 5. So, number 5, write poetry. Ibig sabihin, kung creative ka, meron kang inclination sa literature, so this is the best time kasi wala kang work na magsulat mga literary pieces mo. Okay? Number 6. Ayan. Number 6, ito ang usang-uso, watch all your favorite movies or series, especially now in Netflix. So usang-uso ang La Casa de Papel, Money Heist. So kung marami kang data at marami kang load at nung may wifi kayo sa bahay, so pwede ka mag-download ng many movies as much as you want, and then ubusin mo ang oras mo panunood hanggang mamaga ang mata mo. Yan. So yan. Next, number 7. Download Duolingo. Duolingo is an app wherein you can start learning new languages. Actually, I have downloaded Duolingo na before pa, but I just stopped kasi I'm busy working, pero I had basic knowledge na on Spanish, French, Italian, and what else? Yan. Yung tatlo. Okay, number 8. Finally, read Infinite Jest or Les Miserables. Yan. Or Ulysses. So, yung Infinite Jest, hindi ko masyadong alam, pero yung Les Miserables, syempre, napanood na natin, so hindi na natin babasahin kasi may pelikula. Ulysses, somewhat literary piece din ito. Pwede rin yung mga Odyssey, Iliad by Homer. Alam ko siya kasi pinag-aralan ko siya nung college kasi yung literature graduate ako. Okay? Number 9. So, number 9 is meditate. Yan. It's very good for your internal being. If you are like stressed, kung marami kang problema pinagdadaanan bago pa man mag-quarantine, or right now during quarantine, makakabuti kung mag-meditate ka. There are so many techniques kung paano mag-meditate, how long mo kailangan, at anong purpose ng meditation for you. Just search on YouTube at marami ka makikita. Okay? Number 10. Number 10 is to face mask, moisturize. Yan.
sabihin na yun, magpaganda ka. So, take your skin routine seriously right now kasi hindi ka naman busy, hindi ka naman magmamadaling magtrabaho, hindi ka magmamadaling maligo. So, marami kang oras para pagandahin ang sarili. So, number 11. So, number 11 is look at puppy's picture. So, kung mahilig kayo sa animals, lalo may mga alagang aso, so, you can play with your puppies. Pero kung wala naman, ay tumingin daw sa picture ng puppies. Siguro kasi meron itong calming effect. Parang kung nakakakita ka ng mga cute na puppies, na papasipay ka sa iyong emosyon, naging relax ka. Pero dahil hindi ako mahilig sa animals, hindi ako titingin sa picture ng puppies. Okay. Pero personal ko lang yan. Number 12. Put together the most attractive caricature board possible. So, pwede kang maghanap ng mga pieces ng caricature, buuin mo sila ng anything na gusto mo. Pwede kang mag-draw. Yan. Pwede kang mag-create ng artworks mo. Ilagay mo sa frame or kaya naman sa any area, artwork area mo. Yan. Okay, number 13. Sabi nito, take note from Tangled Star Rapunzel who has an entire song about she spent her day down alone in the castle. Anong ibig sabihin nito? Pwede kang maggawa ng mga bagay-bagay na hindi mo karaniwang mo ginagawa nung ikaw ay nagtatrabaho or busy sa labas. Katulad ng paper mache, yan, marami yan sa internet. Or candle making, kung laging brand out sa inyo. So, you only need to do is to buy the materials. One time purchase, madami na kung gusto kung marami para hindi ka pabalik-balik sa palengke. And also, you can do painting if you are a painter. Next, number 14 is to write letters to your loved ones. Yan. So, we know that we are now in a digital age, we text, we video call, but sometimes the actual handwritten messages ay mas heartfelt kasi pinagpaguran mo, you take effort on that, okay? And number 15, sabi dito ay, yeah, nahulog, sorry, yan, like, ano kasi tayo, number 15, isa pa, nahulog ulit, parang ayaw ng number 15. Number 15 ay, learn calligraphy. Yung parang ancient way of writing pero parang hindi ako epektong kasi talagang pangit na sulat ko mula nung bata ako. Pero kung magaling ka magsulat, maganda ka magsulat, yan. Learn calligraphy. Yung mga bold letter na yan, italic na yan. Hindi ako papasa dyan. So, kayo na lang. Okay? So, before we proceed, I would like to remind you guys na we're taking the top 20 first. Sa video na to kasi mahaba yung 100. So, we're taking 20 each video, okay? So, we're down to our last 5. So, number 16. Finally, basahin daw ang rules to those long and intense board games. Yan. Kung doon sa mga board games na medyo hirap ka, hindi ka marunong, at gusto mong matutunan, so ngayon ang panahon para basahin mo kailang mga mechanics and rules. For example, hindi ka marunong mag-monopoly. So, research mo na kung paano ka matututo. Hindi ka marunong mag-chess. So, ibig sabihin yan, dahil may time ka, pwede mo na siyang research. Yeah. Number 17, put on a soap opera. Yan. Mute the sound and create your own dialogue. Ibig sabihin na magdrama-dramahan ka. Yan. Parang mayroon ngayon sa nangyayari sa TikTok. Maraming drama-drama. So, pwede kang gumawa ng sarili mong maingay ang sasakyan. Pwede kang gumawa ng sarili mong drama. Yan. Kung ikaw ay inclined sa soap opera or literature. Okay? Number 18. Sabi dito, magkaroon ka ng espasyo sa iyong bahay kung sa lahat yung mga Tupperware mo ay nandun, mag-organize ka. Yan. So, yung mga kalat mo, lahat na pwede mong
Ayan na naman siya, storage area. So kunin mo at mag-organize ka. Kumbaga declutter. Ayan. Number 19, try on your clothes at tingnan mo kung ano pa yung pwede at hindi na pwede. Ayan. Kasi marami kang damit. Kung marami kang damit, pwede mo na akong bigyan kasi wala na akong damit. Ayan. And last for the day is number 20. Junk your drawer. Tulad na lang kanina. Ayan. And mga supply shelves. Ibig sabihin yan, yun nga, mag-declutter ka din. So, that's our top 20 on how to get busy this quarantine. And for the remaining 80, that's for the next videos to come. So, that's for now. And keep safe, everyone. Bye!